15 mandatory monthly contribution. Increase up to 3%. What if OFWs don't pay the PhilHealth contribution? What if? Pinutakdin ng batikos ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth mula sa mga galit na OFW matapos nilang i-anunsyo ang karagdagang premium. Sa isang memorandum circular kasi, inanunsyo ng PhilHealth na obligado o mandatory lang maghuhuyog ng 3% ng kanilang buwanang sweldo ang mga OFW para sa PhilHealth coverage ngayong taon. Ibig sabihin, kung kumikita ang isang OFW ng 27,000 pesos sa loob ng isang buwan, 810 pesos ang dapat na ihulog sa PhilHealth kada buwan o 9,720 pesos kada taon kumpara sa 2.75% lang noong 2019. Na may penalty o interest ang maliliit sa pagbabayad ng kontribusyon. Sa isang online petition, sinabi ng mga OFW na hindi patas o unfair ang bagong direktiba. Dagdag pasakit lang sa kanila, dahil apektado rin ang kanilang trabaho ng COVID-19 pandemic. Mahigit 280,000 na ang pumirma sa petition. Padala kami buwan-buwan ng pera. Tapos kung malalaman namin ngayon na bigla sisingiling kami ng malaki para sa PhilHealth na hindi naman po namin talaga mapapakinabangan. Pero bakit naman po ganun yung kami katasahan ng pera? Batid po namin na maganda ang layunin ng Universal Healthcare Act. Pero hindi po tamang sa mga manggagawa kuhain ng pondo. Hello po, magandang gabi sa lahat ng mga taga-Dubai. 8:35 dito ng gabi. Ako po si Charlie. 28 years old. 5 years na po ang OFW dito sa Dubai, sa UAE. Nang bagong ruling ng PhilHealth tungkol sa contribution sa PhilHealth na 3% mandatory PhilHealth contribution ng mga OFW all over the world. Ito yung pinakamasakit doon sa naging kinalabasan ng 3% na yan. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Medyo galit na po ako, hindi na po ako natutuwa, pasensya na. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ito po yung 3% na sinasabi. Ano? Kunyari, ang sahod po ninyo, 3% yearly contribution. Hindi po fix yun, ha? Hindi po 2,500 pesos lang. 3% ng sahod ng OFW. Ito po, ano, papakita ko lang po. Ito po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% sa PhilHealth. Pagka, what if I don't pay the PhilHealth contribution? Under the Philippines Universal Healthcare Law, overseas Filipinos are classified as direct contributors. Therefore, payment and remittance of premium contributions is mandatory. Once they return home for vacation or other purposes, their health payment records shall appear when their documents are checked prior to their departure from the country. If there are missed contributions, the expat should settle them first along with compounded interest before he or she can be allowed to travel. Ayan po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% na contribution sa PhilHealth. Okay po. Ito, pakinggan mo to, lahat na nasa PhilHealth, lahat ng OFW, magkakagulo dahil sa ginagawa ninyo. Bakit nyo dapat i-charge ng 3% ang mga OFW para dyan? Bakit pag nagkasakit ba kami dito, meron ba yung kaming hospital na PhilHealth sent? Ang liit, pakinggan. Pero yung mga, nako, dito ba sa ibang bansa, pagka nagkasakit kami, may namatay dito, kayo ang magbibigay ng tulong? Niwala nga kayong tulong na binibigay. Uobligahin nyo kami na pag hindi kami nagbayad, hindi kami makakauwi at hindi kami makakaalis ng bansa. Ako po, minsan lang po ako magalit. Ako po ay 5 years ng OFW dito. Sa akin po, yung 3% na yan, halos hindi ko iindahin yung 3% na yan. Hindi ko iindahin po talaga yan. Wala po sa akin yung 3% na yan, kaya ko pong bayaran yan. Wala pong problema. Pero paano yung mga maliliit na sahod? Alam nyo po ba na yung sahod na 1,200 dirhams, magkano lang po yan sa pesos? Alam niyo po ba 'yon, yung cost of living dito tumataas. Ngayon pa na walang sahod. Marami dito walang sahod. Ginawa niyo yung 3% na 'yan. Hindi pa po kami patay, pinapatay niyo na po kami. Like a Hellcat.